day po mga viewers po namin. Mga karadyo namin, mga kaham. Narito po ang episode na dapat abangan ng marami, lalo na po ng gustong magkaroon ng lisensya sa pagraradyo. I-discuss po natin ngayon ang Class D, yan ang foundation class. Na yan ang magiging focus ng talakayan natin ngayon. Kasi itong Class D o foundation class, ito yung madaling ipasa na licensure examination na kapag ka mula 9 years old pataas at ito'y naipasa, magkakaroon na ng amateur radio station license. Ang katunayan po mga karadyo namin na talagang madali lang ang maipasa itong exam. Ang ibibigay o ang coverage ay rules and regulation o element 2. At 25 questions lang ang ibinibigay ng NTC. Magbigay tayo ng example para makita nila na talagang napakadali lang ng exam. Katulad po nito, ano ang basic radio control law? Ang sagot po ay Republic Act number 3846. Ano ba yung Republic Act 3846? Yan ay the act of providing for the regulation of radio stations and radio communications in the Philippines. Kaya ang unang pag-regulate sa paggamit ng radio ay yung pagkakaroon ng lisensya. Na yan ay makukuha natin after passing the Class D or Foundation Class licensure examination na ibinibigay ng LTC. Limbawa po, ito pa. The Philippine Government Regulatory Agency for Radio Operation. Ang sagot yan, National Telecommunications Commission. How many classes of amateurs are there in the Philippines? Ano sagot natin? Sagot apat. Is 4. Apat po. Yan, nandiyan po. Naka-class in yung screen. Yung Class A, Class B, Class C, and Class D. Isa pang possible question. Ito, tungkol sa Class A naman, nakalagay, ang Morse code requirement for Class A examinee ng amateur radio operator. Kita niyo sa screen na nakalagay po pinakasagot, 5 words per minute. At yan na lang, ang tanging Class A na lang ang merong Morse code, examination. Yung general class of amateur radio service, ano ang ibang tawag pa? Also known as Class B. At saka yung isa pang tanong, o possible question din, the Class C is equivalent to, nakalagay niyo sa answer, yung technical o technician class. Tatandaan po ninyo yan, mga karadyo po namin. Yan ang mga possible questions and answers for Class D. Inuulit-ulit po namin yung Class D at saka yung foundation class para po mag-sync in sa ating mabuti na maipapasa natin yung unang class na yan para tayong lahat magkaroon ng lisensya. Sa pangtanong, what is the Morse code? Speed requirements requirement for amateur Class C and D. Dahil nabanggit nga po kanina na ang Morse code po ay hindi ibinibigay sa ibang classes kundi pang Class A lang, lahat lang nang kukuha ng Class A license, kaya hindi po yan ibinibigay na exam sa Class C at Class D. Yes, kaya meron na lang talaga Morse code yung Class A. Ito po ang isa pa sa regulation na dapat niyong tandaan kung bakit nagsisikap po kami, mga karadyo namin, na sa ganitong para matulungan namin kayo na makakuha ng examination, maipasa ang examination ng NTC para kayo magkaroon ng lisensya sa pagraradyo. Kasi po, kapag ka kayo ay nahulihan ng paggamit ng radyo, amateur radio, na walang lisensya, eh meron pong kaupulang fine. How much is the maximum fine imposed for each and every violation of radio laws and regulations for individuals? Nakalagay po dyan ang fine, pinakasagot, 2,000. 2,000 pesos. Ang possible question na maaaring itanong pa ay tungkol sa examination mismo. Ayan, naka-flash po sa inyong screen. The average grade in amateur radio examination is 70%, provided no rating below 50. Kaya talagang pinadali ng National Telecommunications Commission ang licensure examination para itong hobby na ito na amateur radio na pinakikinabangan ng lipunan
kinakikinabangan ng mga mamamayan, hindi lamang sa panahon ng kalamidad, kundi sa mga pagkakataong ito'y kailangan, ay patuloy na maitaguyod o patuloy na maipasa sa mga susunod na henerasyon, panatilihin ng habing ito ang paggamit ng amateur radio. Hanggang sa susunod po, mga ka-radio namin, mga ka-ham, mga ka-PSO, sa segment number 2 naman, daragdagan pa namin ang mga questions, possible questions na lumalabas during examinations. Panoorin lang po ninyo ng paulit-ulit ang mga video na tinatalakay namin dito hanggang makabisa ninyo ang mga questions na ito. Kaya pagharap ninyo sa mismo examination, tiyak na tiyak ang inyong confidence para makapasa sa examination. Lagi po nating tatandaan, mga karadyo po namin, ang SCAN o Society of Communicators and Networkers International ay kaagapay ng National Telecommunications Commission at Philippine Amateur Radio Association sa pagtataguyod ng amateur radio. Saving lives is our priority. Good day po. God bless po.